Banggitin mo lamang ito na 11 times habang nakahiga ka at habol-habulin kanya. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell na banggitin mo lamang ito habang nakahiga ka or papunta ka ng matulog. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At pwedeng-pwede ninyo itong gawin kahit na katabi ninyo ang inyong partner na hindi niya malalaman. No, sobrang napakadali lamang ito, kahit katabi mo siya sa pagtulog ay hindi niya ito malalaman, or di kaya ay ka-video call mo siya habang kausap mo siya at sambitin mo ito, talaga namang hindi niya ito malalaman at ito ang dahilan upang habul-habulin kanya nang hindi niya nalalaman. So ayun, ay wala tayong materials dito dapat gamitin. Wala tayong materials na pwede nating gamitin. So ang materials lamang na ating gamitin dito is ang ating puso at bibig. Isipan, bibig at puso. 'Yon po ang ating kailangan dito. So ito ay pwede mong gawin sa kanya kahit nakahiga ka, kahit ka-video call mo siya, kahit katabi mo siya, kahit hindi mo siya nakikita, pwedeng-pwede mo itong gagawin sa kanya kahit pa na meron siyang pangontra. Tatablan pa rin siya nito. So, ayun, pwede mo rin itong gawin sa inyong ex. Kung gusto niyo na maalala kayo ng inyong ex, pwedeng-pwede ninyong itong gawin para sa kanila or sa inyo namang partner ng lalamig na manumbalik ang dati niya pagmamahal sa inyo. Ang importante lamang, nalubos ang iyong paniniwala at nagtiwala ka sa iyong ginagawa, at mula sa iyong puso, taimtim ang inyong paggawa. Kailangan lamang na ang iyong tiwala ay buo at wala kayong dapat na pagdududa dito. So ayon, again, wala po kayong materialist na dapat gamitin dito. So ngayon, kailangan na focus ka dapat at wala kang dapat na iniisip na problema kung gagawin mo ito. Dapat po ay clear po ang iyong isipan. Dapat ay yung wala kang iniisip na mga problema. So ngayon, ang gagawin natin dito ay sambitin mo lamang ito ng 11 times. So 11 times mo itong sambitin. Yung nakapikit ka. Bakit nakapikit? Para mas maramdaman ninyo sa iyong sarili, para mas mahuhugot ninyo galing sa iyong puso ang inyong sasabihin at makapag-focus ka ng husto kapag nakapikit ka. So ayun po. Pero nakadepende, kasi ako kasi kapag gumagawa ako is talagang nakapikit ako. Kasi kapag nakapikit ako, talaga namang taimtim. Taimtim yung tipong nafe-feel ko sa aking sarili, nararamdaman ko talaga sa aking sarili yung focus. Yung focus, at kahit gaano pa kaingay sa labas, kung gusto mong gawin para kang walang naririnig kahit na ang ingay sa labas. So, ayun, ang gagawin mo dito, habang nakahiga ka, sambitin mo ang kanyang pangalan at apelyido ng 11 times na paulit-ulit, pangalan niya at apelyido, at sabihin mo, habul-habulin mo ako lagi. So, yun po ang atin lamang sasabihin. Napakadali at napakasimpleng, ngunit napaka-epektibo na mabilis ang resulta. Again,
pangalan niya at apelyido at sabihin mong habol, habulin mo ako lagi. So yun lamang ang iyong sasabihin hanggang matapos ang 11 times. Dapat po 11 times at kailangan na focus kayo sa paggawa. Kailangan na mula sa iyong puso ang paggawa talaga, and pakiramdaman ninyo. Pakiramdaman ninyo at sabay visualize sa kanya. Dapat po habang ginagawa mo, sabay na visualize sa kanya, at kaya naman mabilis niya itong mararamdaman at mabilis ang epekto nito kapag mula sa inyong puso ang paggawa. So ganun din naman sa inyong ex, pwede ninyo itong gawin, same lang naman ang kahilingan. So kahit na ex mo na ito at sabihin mo paano yon, may bago na siya, pwede pa ba? Pwedeng pwede po. So ang mangyayari noon ay biglang kabahan si ex at papasok ka sa kanyang isipan, at ang mangyayari gustong kanyang makita or gustong gusto kanyang kontakin. So ganun po ang mangyayari kapag ginawa ninyo ito kay ex. So kailangan lang talaga is ang iyong focus. Ang iyong focus at yung tiwala, at galing talaga sa inyong puso ang paggawa. So ayun, again, kahit nakahiga ka, nakaupo ka, kahit naka-video call mo siya or kahit katabi mo siya sa pagtulog, pwedeng-pwede mo itong gawin. Pwedeng-pwede mo po itong gawin. Basta ang importante ay ang iyong tiwala. Dahil yun po ang pinaka number one na kailangan natin kapag gumawa tayo ng mga ganitong pamahiin, ang tiwala po dapat. So, ayun, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, pwedeng-pwede mo itong gagawin. At pakiramdaman ninyo kapag tumingin kayo sa isang video na parang hinihila kayo na gawin ninyo ito, gawin nyo na. Dahil ang energy ninyo ang nagtulak sa inyo na gawin ninyo ito, dahil alam nila na matutulungan ka nito. So, laging tatandaan ng ating mga ginagawang ritual, huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talag. Dahil kapag naniwala ka, nagtiwala ka, sobrang napakaganda ang epekto nito kapag buo lamang ang iyong tiwala. Huwag mong laging isipin, huwag mong laging bilangin kung ilang araw mo na itong ginawa. Ito ay pwede mong gawin kahit gabi-gabi. Pwedeng-pwede mo itong gawin kung hindi ka tamarin. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.